you mentioned yung may talent war going on. So ano yung talent war, and is it advantage ba yun sa mga naghahanap ng trabaho? What is that, what is this talent war? It is an advantage for applicants, mainly because ang ibig sabihin nito, konti ang mga kumbaga konti ang supply ng mga manggagawa na may skill set na hinaharap ng kumpanya, at napakaraming kumpanya ang nag-hire, 'di ba? So dahil napakaraming kumpanya ang nag-hire at ang talent ay kokonti, so mag-aagawan 'yan ng talent, at ang mangyayari ay most companies would buy talent. And when you say buy talent, ang gagawin niyan is talagang magbibigay na ng mataas na sweldo, magandang benepisyo, at kumbaga dati pag nag-apply ka, talagang basic pay mo lang saka basic benefits. Ngayon, may mga kumpanya na ngayon na nag-o-offer ng what you call this, meron na nag-o-offer ng mga gym membership benefits, may mga nag-o-offer na ng mga spa benefits, may mga nag-o-offer na ng mga recreational benefits. Diba? Napakaraming ginagawa ng kumpanya para ma-attract ang mga applicants sa kanilang kumpanya. At ang mindset ng isang new graduates is, dito ko mag-a-apply kasi kilala to, di ba? Mm-hmm. At pagkilala to, ang assumption is maganda yung benepisyo, maganda yung pasweldo, at pwede ako ipagbalaki ng magulang ko kasi kilala yung pwede ipagyabang. Pero yung mga ang reality is, yung mga maliliit na kumpanya, yung mga startup companies, especially yung mga startup ng multinational companies na may headquarters abroad, sila talaga yung mga magagandang benepisyo binibigay ang sweldo. Bakit? Kasi nakikipagkompetensya sila when it comes to benefits and salary sa mga malalaking kumpanya.